Good morning all. Good morning everyone. Good morning sa aking mga kapatid. Sa aking mga anak, natulog pa. Ano oras na to? Sumisilak na yung araw. Tara, tara, let's take a drink coffee. Kagigising ko lang after sunya. Yan, mga timon na. Kape tayo, kape coffee, coffee, coffee time. Ang kape ko ay leche coffee. It's healthy and organic coffee. Ang DXN leche coffee. Ang coffee, wala akong bit-bit na sachet ng leche. Ang leche coffee, it's alkaline. Kaya yung coffee na nakapagbigay ng magandang benepisyo sa katawan. Kasi ang lychee coffee, compound niya is red mushroom. Sa Tagalog ay kabute. Sa China, tsaka Japan, lychee, tsaka reishi, gano'n. Then, ito, since 2014, gumagamit na ako ng lychee, yung DXN coffee. Simula noon, hindi kasi dati yung mga iniinom ko ay coffee na mas feeling ko malakas talaga ang caffeine noon kasi sinisikmura na ako ganun. Pero simula nag-start ako sa DXN hanggang ngayon, ilang taon na ba ako sa DXN? Since 2014 hanggang 2023. Yan, daily talaga ako niya nagkakape kasi coffee lover ako eh. Yan, after. Pero dati, ako nagsimula talaga ako 2014 kasi ang upline ko, nakilala ko lang yan sa aking tindahan dati dyan kasi nag-hardware pa ako at saka computer shop. Ako na talaga nagbabantay. Nag-ano na ako sa aking trabaho sa kumpanya na aking pinapasukan. Kasi sabi ko, mag-ibang style na naman ng way of sa trabaho. Kasi sa daily routine na umaga magising, tapos magluto, maligo, kakai, after, tapos maglihis, aalis, papasok na, then ganun din, pagkatapos ng trabaho, uwi, may anak ka, asikasuhin mo pa, ganun, syempre kahit na may tao malito sa bahay, pagdating sa anak, kasama mo siya sa pagsulog, tapos yung baby pa, ikaw pa rin magtimpla, timpla ng gatas, o kung ano-ano pa. Kaya sabi ko, mag-change din ng ako. Siyempre, pag ganung routine, ang katawan natin, pero kanya-kanyang katawan naman yan. Ang aking katawan kasi nun, tuwing sakay, papunta, pauwi, parang sakay sa sasakyan, kasi nagko-commute lang ako. Tulugin ako, antukin, naku, parang pag naka yung tumatakbo yung sasakyan, parang dinuduyan ako niyan. Kaya minsan sa babaan ko, kung saan ako bababa, nakakalampas kasi sa sarap ng sa sarap ng tulog ko. Ayun, nung start na yon, nung nagstay na ako dito, kasi ang bahay ko sa harap, yan na yung pwesto ng aking, nag-umpisa ako dati sa bakery, pero parang hindi happy yung aking body noon. Tapos nag-com computer shop. Doon medyo tumagal din ako doon kasi medyo ako sa computer eh. Yung kumbaga sa edad ko, uhaw gumamit ng computer, parang ayaw umalis sa harap ng computer. Mayroon din akong isang apps noon na akala ko may kitaan din kasi hindi ko na siya babanggitin, pero gusto papantayan si Facebook, ganun.
yung time na yun, nag-i-start na siya na gumagamit ng cryptocurrency. Kaya parang inaaral nila yun. Ngayon ako nagiging success coach doon, pero ako ay isang mahihiyain. Hindi ako makapag, hindi, kasi pagka success coach ka, globally, iba-ibang bansa ang kausap mo or ka-chat mo, dahil syempre success coach ka eh, globally. Pag student mo siya, sa'yo nakatoka ang student, hawak mo na siya. Marami, siyempre pag may magtatanong, tatawag sa'yo. Ang tawag, hindi ko sinasagot kasi nahiya ako. Medyo introvert ako nung time na yun. Pero ngayon, medyo unti-unti na siya, nag-grow ako. Dahil din sa non-stop learning. Kaya, yan, medyo ng aking personal growth. Nagkaka-grow siya ba? Level up. Yun. Ganun. Yun nag-upisa. Lalang sa kape. Nag-use ako ng kape. Yung unang gamit ko talaga is kape and vitamin C. Yan. Nag-start ako. Yun. That's all. Kaya, konting share lang sa kape. Yung kape ay ito, meron siyang compound na, meron siyang laman na Ganoderma lucidum din, in short is Reishigano, in short RG, and Ganocillium is GL. Kaya ito, matapang siya, medyo mapait, pero maganda ang benefit sa katawan. May detoxifier siya, detox ka, depende sa response ng iyong body. Kung yung katawan mo ay doon siya sa sweat, sa stool, sa pupo ba, sa pawis, at saka sa urine, sa ihi, yan. Doon minsan o di kaya umuutok ka, parang pupo ka na rin yun. Kasi doon sa lumabas eh. May taong ganun. Yung iba naman na after na gumamit ng kape, bumili sa akin yung testimony niya, ay hindi, ay constipated daw siya. After nang uminom daw siya ng kape, medyo lumalambot daw yung kanyang pop ba? Alam niyo na yun, di ba? Tapos yung iba naman, yung gumaganda yung kanilang pag-ihi, yung parang dati, ang alam niyo noon, kapag kumataas yung uric acid mo, yung color ng ihi is medyo orange, may light orange. Ang hindi maganda talaga doon, yung dark orange, medyo mataas yung uric acid natin noon. Tapos yung sa sweat naman, kapag umiinom ng kape, almost kasi na umiinom ng kape, pinapawisan, lalo pa kung baguhan ka. Yan, baguhan ko uminom ng kape. Eh ako kasi matagal na nagkape, kaya parang wala na akong, parang natural lang. Parang naa-addict lang. Minsan pag naalala magkape, kaya tubig, minsan kape ang naisa-isip. Siyempre kape ang hinahanap ng body ko eh. Kaya doon nai-enjoy ang aking body sa kape. Kaya kape sa umaga, pwede kape sa hapon, pwede kape sa gabi. Pag gusto mo magpuyat lang ha. Pero pag hindi magpuyat, kasi baka hindi ka patulogin. Pero sa mga first time, may nagsabi din sa akin na nung uminom ng lingshi, na para sa akin, kapag uminom ako ng kape ngayon, hindi ako makakatulog kasi malakas na siya, matapang. Nagbibigay kasi siya ng resistance. Kasi itong kape, meron siyang carbohydrates. Minsan gutom ka, uminom ka lang ng kape nito, busog ka na. Mga 3 to 4 hours, kaya niya. Yun, tapos may nakausap ako na uminom lang siya ng kape. Hindi siya daw nakakatulog. Ay, hindi. Ang baliktad, sumarap daw yung tulog niya. Kasi nga, siguro, dahil first time niya, yun ang reaction niya ng kanyang body. Ay, ibig sabihin, yun ang response ng kanyang body. Kaya iba-iba. Kaya sabi ko, kailangan consistent. Kasi pagka uminom kayo nito ng isang beses lang, isang beses lang, tapos kinabukasan, wala na. Ano yun? Inihi mo lang yun.
Yung one lang, if no, kung meron tayong naka-stick na doon o naka-stuck na, may nakadikit na doon na uric acid mo ba, syempre, ang Ganoderma kasi, meron din kaming session ng Ganotherapy. Nasa YouTube ko, i-research nyo lang sa pangalan ko, Regina Talamor. Yan, yung YouTube ko, hanapin nyo lang doon yung tungkol lang sa Dixin kasi nag-combine yung lifestyle ko sa Zumba ko kasi yun ang number one, happy ako kasi sa Zumba. Tapos yun, hanapin nyo lang yung mga topic doon ng DXN, madali lang naman scroll down nyo lang. Yan, yun, may iba akong natanong, magandang masarap na yung tulog. O, diba? What else is possible? Kaya, bili na kayo ng Lingxi Coffee. Ayan, hindi ko pala na wala pala akong dala dito na sample, pero marami akong mga post tungkol sa Lingxi Coffee. Lalo pa siya sa Facebook, sa Facebook page ko, sa Ganoderma Essence. Ayan, meron, saka health and wellness habits. Okay, that's all ha. Medyo mababa na. Bye!